Good morning, PCF. My name is AJ. We would like to extend our warmest welcome to all of you. If this is your first time here at Powerhouse Christian Fellowship, we would like to thank you for joining us today, and we hope you feel comfortable. Please take a moment to like, share, and follow our social media accounts, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and please subscribe to our YouTube channel for more updates. Before I go, let me remind you that every Wednesday we have our midweek service at 6:30 p.m. via Facebook Live and YouTube live streaming. And now, let's stand and be ready to dance and lift our hands to Jesus as we worship His name together. We praise your name! Sige po, palakpak natin ang ating mga kamay!
Dancing People Church. And on and on and on and on it goes. For it overwhelms and satisfies my soul. And I never have to be afraid. One thing remains. Just sing one thing. One thing remains. Come on, sing with me, church. Your love. Your love never fails, never gives up, never runs out of me. Cause your love never fails, never gives up, never runs out of me. Cause your love never fails, never gives up, never runs out of me. Cause your love. Yes, your love of Jesus, your love. One more time, your love. Hallelujah. Come on, church. Yes, to do it, I know you can. Cause God, you were faithful to move again. This mountain, it seems big, but I know you're with me. So Jesus, I'm grateful until the very end. I can hear singing over me, I'm free indeed. I can feel the power washing over me, I'm free indeed. You are my Savior, so I will fear. Cause I know you've got this, your power is here. You are my breakthrough, you're making all things new. So I praise you forever, to you I sing. I can hear your voice singing over me. In control.
washing over me. I'm free indeed. Yes, hallelujah, God. I will give you a moment today to get pray. Whatever battles or issue na meron ka dala-dala ngayon, silently offering them to God or now. Lift your hands and fully surrender it to God, because He is in still control of these things. Now, start to pray. Receive the power of the Holy Spirit. Accept the God's strength. He is right now. He is in this place. Welcome to Powerhouse Christian Fellowship International. We are happy to see you here. The challenge for the church to share God's love and message is ever becoming greater. But the church will never stop in living for the Great Commandment and pursuing the Great Commission. When the ministry started in schools and changed the lives of many young people, the church had been penetrating homes, marketplaces, the internet, and many other people from all walks of life, extending help to those in need, and most of all, spreading the good news of salvation through our Lord and King Jesus Christ, with the leadership of Pastor Ron Allen Recto, his wife Pastora Emily, together with the primary leaders and PCF church family. We will continue to honor and serve God by winning souls and making disciples, transforming the lives of many through God's words, sharing God's love by becoming His mouth, hands, and feet, envisioning a transformed Filipino nation, and becoming a messenger of the Lord to the world. Be a part of this movement. You are welcome here. We are Powerhouse Church.
Binabati ko yung mga nanonood sa ibang bansa, US, Greece, no, China, Hong Kong, no, Disneyland. Meron ba na? Wala. No. Today, may pag-uusapan po tayo. No. Pakiready yung Bible? Sino may dalang Bible? Parang mahina, ha? Sino may dalang Bible? Amen. Kung wala ang dala, maki-share ka muna. Or sa vibe, sa manood ka muna. Ay, sa cellphone, baka mayroon. No? I-off mo lang yung data mo. Kasi today, may pag-uusapan tayong story. Maikli lang to, kasi iba, maaaring ano eh. Narinig na to. Wala, sikat na story ito. No? Tingnan natin kung mahuhulaan nyo. Sinong makakahula niya? Ano kaya yung story ito? Tita ba? Prodigal son. No? So, sinalubong siya sa swimming pool. No? Anong story ito? Anyone? No? Sa live stream, pwede niyong i-type, no? Kung nahihula kayo. Wala nakakaalam. Ha? No? Ito yung time na may pinagaling si Lord sa Bethesda. No? Yung may pilay ng paralyzed siya ng 38 years na. Ito yun. No? So, yun yung story na. So, itong tao kasi na to, pag-usapan natin yung story niya. Kasi itong tao na to, dumating bigla sa buhay niya yung unexpected. No? Say unexpected. Sino dito yung may dumating sa buhay na unexpected? No? Limbawa, isang araw may dumating kang delivery, no? Hindi mo pa ini-expect. No? Sino may hindi maglasada dyan na Shopee? No? Biglang dumating yung due date, no? Hindi mo ini-expect. Ano? No? May mga bagay tayong hindi ini-expect na biglang dumating. Itong tao tayo sa to. No? And this unexpected change, no? Itong radical change, binago yung buhay niya. No? Nabago bigla yung buhay. His situation changed, no? Mula sa pangit, napunta sa maganda. Kaya pag-uusapan natin ngayon is turning desperation, no? To salvation, no? Paano nangyaring itong lalaking to, yung desperate situation niya sa buhay niya, no? Nauwi sa kaligtasan, sa kagalingan, no? Sinong gusto may mangyaring ganyan sa buhay niya? No? From a desperate situation, mabago, no? No? Ma-save ka, no? Ma-heal ka, no? Yun yung ine-expect natin, eh, no? So let us pray, mag-focus po tayo sa word, no? Samahan niyo ako mag-pray ngayon, no? Sabi nga ni Rendon, focus ka lang sa goal. Focus ka lang, no? Focus lang tayo, no? Let's focus our minds, no, to God. No? So samahan niyo po ako mag-pray, no? Let's start with prayer, no? Yes, Lord God, we worship you, Panginoon. We honor you, Lord God. Lord God, we pray, Lord God, na samahan niyo kami, Lord God. Let your spirit, Lord God, move in this place, Panginoon. Lord God, touch our hearts, Panginoon. Open our hearts, our minds, Lord God. Lord God, ino-open namin, Lord God, itong puso namin, Lord God, to listen, Lord God, and accept your word, Panginoon. Lord God, samahan niyo kami na lahat na maririnig namin, Lord God, will be coming from you alone, Panginoon. Thank you for this day, in Jesus' name. Amen. So, basahin natin, ha? Basahin lang na. John 5, 1 to 15. Isa-isahin natin, no? So, kung may Bible kayo, hindi nyo makita to, basahin nyo na lang. Sabi niyan, sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals, no? May piyesta ngayon sa Jerusalem. Punta si Lord, no? Sabi po, sa Jerusalem, pagpasok mo, meron tong ano eh, near the sheep gate, no? May tinatawag lang sheep gate, no? Meron daw isang pool, no? In Aramaic daw, ang pangalan daw ng pool is Bethesda, no? Bethesda, no? Which is surrounded by 5 covered colonnades, no? Yung covered colonnades is parang hilera ng mga columns. Alam niyo yung columns? Mamaya, pakita ko yung picture niyan, no? Sabi dyan, ito yung picture pala, no? Ito yung pool of Bethesda. Pero hindi, ano yan, ha? Hindi ganyan itsura niyan ngayon, ha? Before, hindi siya naniniwala dyan, no? Before pala, kasi hindi nila mahukay, hindi nila mahanap, tapos ang bayan, no? Tapos na, eventually, nahukay nila, nakita na, ah, ito yun, no? Tapos parang, dinesign lang nila, kinomputerized, no? Hindi naman yan yung totoong itsura nun ngayon, no? Pero ganyan pala itsura niyan dati daw, no? So, na-imagine nyo na, no?
mga columns, no, hilera ng columns, no, colonnades. No, yung pala yun. Tapos dun daw sa Bethesda na yun, no, balikan natin yung verse. No, sabi dyan, here, a great number of, ano nakalagay sa, ano nyo, sa Bible nyo, disabled. Sa ibang version kasi nakalagay invalid, no? Disabled people used to lie, no? Or sick, no? Sick people used to lie, no? So may bulag, no? May pilay, may paralyzed, no? May pipi, may bingi, no? At kung ano-ano pa, no? So dinadayo siya, no? Dinadayo. No? By the way, ang Bethesda is House of Mercy, no? Sa Tagalog, ano Tagalog ng House of Mercy? Bahay ng, ano Tagalog yung mercy? Wala? Awa. Mercy, awa, eh, no? So, kaya pala ganun. Kasi puro kawawa yung mga nandun, no? Mga, ano eh, mga may sakit, no? Tapos sabi dyan, verse 4, tingnan nyo sa Bible nyo may verse 4 dyan. Meron? May nababasa kayong verse 4? Sa NIV kasi parang wala siya. No? Meron ba? Nasa baba yata yun eh. No? Pero ito yung nakalagay doon sa verse 4. Sabi kasi, for an angel of the Lord, no, came from time to time, no, and stirred up the water. No? And the first person to step in after the water was stirred was healed of whatever disease he had. Wow. No? So sabi dyan, paminsan-minsan, may anghel na bumababa sa langit, tapos hinahalo, hinahalo, dinidip daw yung pakpak niya, no? Tapos ginagalaw yung tubig, no? Kinakalaw ka, no? Tapos kung sino daw yung, once daw na nangyari yon, kung sino yung unang tao, no? Nalulusong sa tubig, gagaling, no? Wow, gagaling kahit anong sakit, no? Biglang gagaling, kahit anong physical ailment, illness, no? Yan, may cancer ka, pag lumublob ka doon, paglabas mo, wala ka ng cancer. No? So ngayon, this is what they call, ano eh, parang superstition lang, legend lang, no? There's no proof, no, na may nangyari, na may ganun talaga, no? Kasi, ano to eh, spring, no? Spring, no? So natural water yan, no? Ngayon, ang spring daw pala, minsan, yung pinanggagalingan niya, mga biyak na, ano eh, na lupa. No, minsan, nagkakos talaga ng to bubble or para gumalaw yung tubig. No? And then, itong mga taong to, pinaniwala na agad na parang may kumalat at chismis na, no? Uso yan ngayon eh, no? Sino may mga, kukompare natin yan ngayon, no? Sino may mga naririnig na ganyan, no? Kapag pinuntahan mo tong lugar na to. No, sa Pilipinas maraming ganyan eh, no. Puntahan mo tong kuweba na to, no. No. Tapos antayin mo lang alas 12, may papatak na tubig. Inumin mo 'yun. Ah, ganoon. Yeah. Ay, punta ka sa ilog na to, no. Inumin mo yung tubig sa batis, no. Ah, ganoon. Nakakagaling 'yan, no. Tapos marami dumadayo ganoon. Parang ganoon yung nangyari dati, parang may kumalat na chismis, dayuhan na yung mga tao. And then ano na, no. Yung lolo, naalala ko yung lolo ko, marami kasing ganyang kwento sa akin eh. So, may mga usong ganyan ngayon eh, no? Ngayon, nung pagdating doon ni Jesus, no, dumating siya, no? Ang dami, nakita niya, daming may sakit, no? Tapos may nakita siya doon isa, no? May napansin siya. No? Sabi niya, one who was there has been invalid for 38 years. No? Invalid, no? Invalid, no? Hindi sinabing ano ah, hindi sinabi niya na 38 years na siya sa pool, no? Basta 38 years na siyang naghihirap, no? Invalid, no? Hindi natin alam kung desisyon, no? Basta bila siyang na-paralyze, di makagalaw, no? Naging lame, no? I want you to imagine something, no? Imagine niyo ha, pag-alayan niyo imagination niyo. Imagine mo 'yung sarili mo invalid ka for 1 week lang. Tanungin natin si Pastor. Si Pastor kasi na-invalid 'to ng ilang buwan, no? Hindi, physically talaga, no? Alam naman natin yun eh. No? Anong feeling, Pastor? Madali ba? Nakawa kay Toms. No? Kasi si Toms, isa naman, ano yan eh. Kung baka tumutulong kay Pastor, no? Binubuhat, dinadala. Kasi, ano, pag ano, invalid ka, no? Imagine mo lang ah, paano kasi CR? No?
Paano ka mag-CR? No? Ang hirap, no? Hindi ka makapunta sa banyo. No? Paano ka? No? Ihi, no? Paano? Di ba? Imagine niyo gaano kahirap yun. And for 1 week lang, may experience mo yun, mahirap eh. No? Ito pa kaya, 38 years. No? Halimbawa, tanggal lang ka ng, ano, ng paningin for 1 week. No? Madali kaya yun. No? So imagine niyo yung ganong hirap, no, na dinadanan si Tonato for 38 years. No? Ang nagtataka lang ako, paano siya nakapunta dun sa pool? Kung in no? Eh, siguro may nagdala sa kanya. No? So, yun, no? Minsan kasi may mga... Tanungin mo kayo katabi mo, no? Baka mayroon niyang pinagdadaanan. May pinagdadaanan ka ba? No? So, minsan may mga tao ganito eh. May pinagdadaanan palang sobrang hirap, sobrang bigat, no? Na hindi natin malaman kasi hindi man naman natin experience, no? Pero sobrang bigat pala yung dinadaanan niya, no? There are things in life that can cause us to be invalid, no? May mga bagay pala sa mundo. Ano ba ibig sabihin invalid? Invalid means yung sickly person, no? Or a person made weak by illness, no? Pinanghinaan, no, dahil sa sakit, no? Nanghina, no? Nagkasakit, no? Something that might be making us weak. No, there are things in life, no, na pwedeng panghinaan ka ng loob, no? Something that can cause you to be weak. No, and pag ikaw weak, magiging invalid ka, no? So pinanghihinaan ka sa pamilya mo, no? Sino dito yung pinanghihinaan spiritually na, no? In life, sa trabaho, no, tinatamad ka na, pinanghihinaan ka na sa school, no, sa career mo, and everything, no? Sa tropa, sa finances, sa cell group mo, no? Sa physical body mo, no, nanghihina ka na, nagkakasakit ka na, no? There are things in life, no, that can cause us to be invalid. Tapos, sabi dito sa verse 6, when Jesus saw him lying there, no, and learned that he had been in this condition for a long time, no, he asked him, do you want to get well? Alam mo, ito yung maganda eh, no? Si Lord, nung nakita niya, nung naglakad siya, no, naglalakad-lakad si Lord. Si Lord all-knowing eh. All-knowing si Lord, no. Si Lord nakita niya agad, no. Ah, ito may pinagigit 38 years na to, no. Alam mo, maaaring hindi nakikita ng tao sa paligid mo na may pinagdadaanan ka, no. Pwedeng ganun eh. Hindi na nakikita eh, no. Or magaling ka magtago, no. Pero alam mo si Lord alam 'yan, no. Alam ni Lord 'yan. No, alam ni Lord yung pinagdadaanan mo, yung nagpapahina sa iyo, no. The Lord knows, no, your situation, no. Kaya wag tayong panghinaan ng loob. Minsan parang nasasad, nade-depress tayo, nasasad tayo, no. Pero alam ni Lord 'yan, no. The Lord knows it, no. Tapos gusto kong itong tanong na to, gusto ko parang direct. Isipin niyo ha, no. Imagine niyo si Lord direkta nagtatanong sa inyo nito. Do you want to get well? Ano sagot niya? Amen. Oh, parang hina, no? Ang sagot natin, do you want to get well? No? Amen, no? Do you want to get well spiritually? No? Physically, emotionally, no? Sa family mo, sa school mo, sa career mo, do you want everything to get well? No? Siyempre, di ba? Lalo na pag may sakit ka, no? Pag may iniinda ka, no? Sabi diyan, verse 7, dito ako nagtataka, no? Sir, no, the invalid reply, no. I have no one to help me into the pool, no. When the water is stirred, while I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me, no. Ang tanong sa kanya, do you want to get well, no? Parang simpleng tanong, dapat sagot mo oo o hindi, di ba? Pero iba yung sagot nito eh, no. Nagtataka lang ako, no? Pero parang indirect naman yung sagot niya, no? Parang sinabi niyang yes, no? Kaso, no? Yes, kaso, no? Sino niya ganun? Gusto kong gumaling, kaso, no? Wala akong pera, eh. No? Gusto kong gumaling, kaso, walang tumutulong sa akin, eh. Di ba? Parang ganun yung ano niya, eh. Ganun yung sagot niya, no? Tinatry ko namang mauna, no? Itong taong to, sabi niya, tinatry kong mauna, no?
Kaso, naunahan talaga ako eh. No? Ang hirap maglakad eh. Yung iba, nakakapaglakad eh. No? Have you experienced that? No? Na try ka ng try ayusin yung isang problema, pero parang walang nangyayari. Inatry mo ng tatatry, gawa ka ng gawa ng paraan, no? Hanap ka ng solusyon, no? Kanino ka na lumalapit, no? Pero parang walang nangyayari. No? Tapos parang walang natulong sa'yo. Tapos yung mga tao sa paligid mo, nakikita mo, nauulan na. No? Marami na na-achieve, no? Marami na nararating, malayo na yung marami na nagawa, no? Ang layo na nila. No? Tapos ikaw, andun ka pa din. No? Alam mo, this man is very desperate. Oh, sobrang desperado na nito. No? Siguro isang pinakita din sa akin dito ni Lord, no? Siguro itong taong to, kaya niya nasabi yan kay Lord. Kasi iniisip niya, no? Parang nagpapaawa, no? Parang ganoon. Na may ganyan na ba kayo nakausap, no? Parang gusto niya sabihin tulungan mo siya pero hindi niya sasabihin direkta, no? Ah, sasabihin yung sitwasyon niya, no? Alam mo, wala kasi natulong sa akin eh. Kung may tumulong lang sa akin talaga, parang gano'n, no? Iniisip niya si Lord yung magbibit-bit sa kanya sa pool, no? Parang ina-expect niya kay Lord, no? Lord, no? Hindi niya kilala, ito yung point pa, hindi niya kilalang si Jesus yun. No? So, parang iniisip niya itong mama na to, siguro baka naawa na sa akin, gusto akong dalhin sa pool, no? Ang sinabi niya yun. No, siguro gano'n, hindi ko alam, no? Then Jesus said to him, kaso iba yung sinabi ni Lord, no? Oh, get up, no? Pick up your mat and walk. May na-encounter na ba kayong pilay? Halawa naman, no? O pilay, di talaga makalakad, no? Sabihan mo ng ganyan. No? Try mo sabihan ng ganyan. No? Yung mga, may nakita ang pilay dyan sa baba. Get up, no? Pick up your mat and walk. Maniniwala kaya sa'yo yun? Maniniwala ba sa'yo yun? No? Parang minsan parang isip, ano to, joke? No? No? Loko-loko ka ba? No? Minsan parang ganun, niloloko mo yung tao, no? Pero itong taong to, no, hindi niya kilalang si Jesus Christ yun, ha? No? Si Lord, sikat na. No? Noong time na yun, dami niya pinagaling bago siya pumunta dyan, no? Medyo pumuputok na yung pangalan ni Jesus Christ noong time na yan. Pero hindi niya kilala yung time na yan, no? So, this man, sabi niya sa verse 9, at once the man was cured, he picked up his mat and walked. Despite na hindi niya kilala, sinunod niya. No? And eventually, nakalakad talaga siya. No? Alam mo, only those who are small in faith will consider this a joke. No? So, sobrang laki siguro ng tiwala ng taong ito eh. No? Sobrang laki ng tiwala niya, naniwala niya, in-exhibit niya yung faith niya. Alam mo, pinakita niya, yung napakalaking faith niya. No? Sinunod niya yun. No? And gumaling siya. No? And if we will read throughout, no, sa hanggang verse 15, sabi dyan, Jewish leaders said to the man who had been healed, kasi nakita siya bit-bit, no? And by law, no, may law dati, na pag Sabat kasi pahinga, no? Bawal kang magtrabaho, kahit anong work, no? May certain bigat na pwede kang bit-bitin, no? Considered work na yun. May nakita akong ano, culture nila, no? Sabat day yun eh. Totoong Jew, no? May nagkwento, may narinigong kwento eh. Naka-encounter siya totoong Jew, kapitbahay niya, no? Tapos tinanong siya, pwede mo ba pagbuksan ng rep, no? Tapos ipalagay nung mga delivery ko sa rep, no? Yung palahod Jew. Ang unang tanong sa kanya, Jew ka ba, no? Sabi, hindi, Christian ako, sabi ng lalaki. Pastor yun eh. Christian ako, no? Oh, good. Samahan mo ako, hindi ka. Papatulong ako sa'yo. Yung pala kasi, may nagpa-practice pa rin nun, no? It is unlawful, no? Kasi mabigat eh, pag may grocery, no? Bawal mo bit-bitin, no? Pinapautos niya, no? They still believe, no? May nagpa-practice pa nun. And that time, no? Sabbath day, no? The law forbids you to carry your mat. No? Ang nakita nila, yung law, hindi nila nakita, bah, ito yung pilay na gumaling ah, no? Na overlook nila yon, no? Kasi masyado silang legalistic eh. No? But he replied, the man who made me well said to me pick up your mat and walk, no? Siguro minsan si Jesus parang sinasadya din siguro yun eh, no? No? Ay, gusto siyang ipakita sa atin eh, no? So who is this fellow told you to pick it up and walk, no? Kaya dito natin nalaman na
The man who was healed had no idea who it was. No? Hindi niya kilala na si Jesus pala yun. And verse 14, no? Maya-maya, nakita niya sa templo. No? Oh, okay ka na. No? Nakakalakad ka na. Nakita ulit sila. No? Sabi ni Lord, stop sinning. No? Or something worse may happen to you. No? The man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who made him well. No? So ano yung mga matututunan natin dito? Alam mo, may 3 points ako dito. How can we transform yung desperation to salvation? No? Para tayo dadating sa sitwasyon na yun. No? Unang-una, do not misplace your faith. No? Anong ibig sabihin ng misplace? No? Sino dito yung madalas maka-misplace ng mga gagamit? No? Parang ang pag sinabi kasing misplace, parang ang naiisip agad natin, nawawala mo. No? Naiwala mo, no? Yung mga ganda din, makakalimutin. Ako, makakalimutin ako eh, no? Kahapon lang eh, no? Sabi ko kay Isani, nasan yung mask ko? Suot ko pala. Suot ko pala, no? Parang yung misplace, no? Hindi mo alam, no? Madalas kang makawala, no? Ibig sabihin ba nito, do not misplace your faith, wag mong iwala yung faith mo? Hindi, no? May iba akong meaning dyan, no? Because sometimes, no? Or there are times your faith might be placed in the wrong place. Kasi minsan may panahon or may point sa buhay natin, yung faith natin sa iba nakalagay. Amen? I'll bigay an example lang. Minsan kasi, we place our faith sa tao. No? Sa tao. No? Marami example yan eh. No? Tulad nung sinabi ng lalaki, no? He places faith sa people kaso walang tumutulong sa kanya. No? Kung may tao lang talagang tumulong sa akin, no? Magagaling na sana ako. No? Walang tumutulong. Alam mo, one thing we can learn here, huwag tayo masyadong humugot ng pag-asa sa tao. No? Minsan kasi, parang yung tiwala natin, no? Nasa tao na lang. No? Alam mo, it's easy to trust people, lalo na kung close kayo, tropa mo. No? Why? Kasi yun yung physical eh. No? Yan yung nakikita mo. Yan yung para, alam mo, may problema ka. No? Sino dito yung pag may problema sa pera, ang hinahanap agad tao? No? 5-6. No? Ayun, pag may problema ka sa pera, may nagre-ring agad sa isip mo kung sino yung lalapitan mo. No? May mga ganun ba? No? Masyadong nagtitiwala sa tao. No? Ganun eh. No? Pag may mga problem sa kung anumang bagay, no? Ang una mong naiisip, tao. No? Alam mo, hindi lahat ng tao matutulungan ka. No? It's the hard truth, no? Pero hindi lahat ng tao matutulungan tayo, no? It's a good thing. No, hindi ko sinasabing huwag tayo maglagay ng trust sa tao, ah. No? Maglagay tayo ng tiwala sa tao, no? May mga tao talaga mapagkakatiwalaan tayo, no? Pero sinasabi ko sa iyo, hindi lahat ng bagay, no, andiyan yan to help you, no? Hindi lahat ng bagay pwedeng may tutulong lagi sa iyo, no? Good kung may tutulong sa iyo, no? Pero hindi lahat ng oras 'yan, hindi sa lahat ng oras, no? Tandaan mo, tao din 'yan, no? May sakit din 'yan. May problema din 'yan, no? Lahat tayo may problema naman eh, no? Kaya minsan dumadating tayo sa point of disappointment, no? Minsan nadi-disappoint na tayo eh pag di ka natin tulungan, nagagalit ka na, no? Diba? Parang naiinis ka na, parang wala tayong pinagsamahan, ah. Parang ganoon eh, no? Yeah, pag may, kasi ang tao, do not put your trust to people. No. Yung buong tiwala mo, talagang buong pag-asa mo, yung hope mo, no, nasa tao na lang talaga. Wag. No, wag. No. Minsan naman may mga tao they put their trust to the president, no. Sa mga official, sa government, no. Andun yung buong tiwala nila, no. They put their trust, no, na ang COVID, mga government ang makakaano niyan. No? Itong kahirapan ko, gobyerno makakatulong sa akin. No, don't put your trust, your whole hope, no, to the government, no. But yes, may mga programs yan to help us, pero hindi yan unlimited, no. Minsan kasi doon naka-place, no, na may misplace yung faith, no. Minsan naman, narinig nyo na ba to? Sometimes people put their faith sa pera. Or sa mga material na bagay. Narinig niyo na ba to? No? Kung ako, may pera lang ako,
No? Wala na akong problema. No? Hindi ko na po problemahin to. No? Tapos ang problema ko, no? Kung may pera lang ako. No? O kung may ganito lang ako, kung may ganyan lang ako, no? Wala na akong problema, wala na akong po problemahin. No? Minsan, we spend most of our time, no, getting those things, no? Kasi akala natin sila yung tutulong sa atin. No? Ang dami pong mayaman, no? Mas lalong stress, no? Mas nai-stress, no? Ang daming mayaman, maraming pera, pero nandun pa rin yung problema, no? Akala nyo, wala problema yon. Hindi nyo lang natin alam, no? Mas malaki siguro pinoproblema naman ngayon, no? And minsan, there are things in, may mga bagay na pinagtutuon. Minsan sa business tayo nagkumukuha ng hope, no? Sa trabaho natin, nandun lang yung pag-asa natin, no? Nami-misplace minsan yung faith, eh, no? Nailalagay mo dun sa mga bagay na yon, no? Yung pera po mahalaga. Hindi ko din i-disregard yung value niya, na mahalaga yan. Kailangan natin yan, no? Pero yung hope mo, yung faith mo, wag mong ilagay doon, no? Sabi nga sa isang investment na, isang sikat na investment advice, no? Don't put your egg in one basket, no? Don't put all your eggs in one basket. Kung ilagay yung faith mo sa isang, sa ano, sa mga material na bagay, sa tao, no? Pero it doesn't apply with God, no? Unang-unang mong ilagay yung faith mo kay Lord, no? Alam mo, minsan, na-realize ko, ito kasi, na-misplace yung faith ng tao, eh, no? Siya may sakit, 38 years nang may sakit, no? Ang daming may sakit daw, sabi, di ba? These people put their faith sa pool, no? Etong mga taong to, nilagay nila yung faith nila, gagaling ako pag nandito, pag tumalon ako sa pool na to. No, minsan ganun, no? Ganun, eh. Gagaling ako pag nakuha ko tong pera na to. No? Ganun yung ano niya, yung tawag dito, parang analogy. No, minsan napuput natin sa mga maling bagay. No? Desperation, no, can sometimes misalign your faith. No? Minsan yung pagiging desperado, na may misalign yung faith natin, eh. No? Sometimes, ah, no? Kasi minsan hindi, no? Minsan desperation can draw you to God. No, tulad na nangyari naman sa lalaking to. No? Pero yun yung ingatan natin, no? Kasi pwede talagang mangyari yan, that your faith will be misaligned, no? Na halimbawa, nagkasakit ka, na yung tiwala mo nasa doktor na lang, no? Nakakalimutan mo si Lord, no? Unahin mo si Lord, no? This is not an attack sa mga ibang religion, no? Pero gawin ko lang example, no? Hindi ko napapangalanan kung ano. Ano yung mga religion tayo ngayon na naniniwala kapag pinunasa mo yung santo? Kaya yeah, ganun. May pamunas ka, punasa mo, nakaagaling yun, no? Yung iba, nahalikan pa, no? Ang dami nang humalik, no? Ahalik pa din, no? Kasi andun yung sobrang faith nila, no? Grabing paniniwala yun, no? Andun yung ano, eh. Ahalikan mo pa, no? Sino dito yung ano, may mga nababalita pa. Yung sa semento, may namuong mukha daw ni Lord, no? Nag-init lang ng tinapay, may mukha daw ni Jesus, sinamba na. No? Minsan we put our thing, our faith, no, in the wrong things, no? Sa mga bagay na sa mundo lang, no? Tanda natin to, ha? 1 Timothy 2 verse 5, sabi ni Lord, there's no mediator between man and God except Jesus Christ, no? Walang ano, eh, mediator, walang papagitna sa inyo, no? You can go to God through Jesus Christ, no? Yun lang yun. Hindi mo na kailangan dumaan sa santo. Minsan naisip natin, daan tayo sa santo, no? Mama Mary, pag-pray mo kami. No, you can go directly to Jesus, no? Pwede ka naman mag-pray kay Jesus direkta, no? Lord, help me. Lapit ka na kay Lord agad, no? Minsan, ito naman sinasabi, no? Sa story, limbawa, angel pa din naman yun ni Lord. No? Iba naman, hindi, si Lord pa rin naman yung sinasamba namin. No? Simbolo lang to. Parang ganun. No? Kay Lord pa rin naman kami. No? Minsan, ganun, eh. Kumagawa pa tayo ng ganung argument, no? Pero, at the end, yung faith pala is misplaced. No? Yung faith natin, ilagay mo kay God. No? Ilipat mo. Sabi mo sa katabi mo, ilipat mo.
No? I-focus mo kay Lord, no? Ito si Lord. Focus ka lang doon. Ha? Focus ka doon. Di ba? Alam mo, yung tao, ba't ko sinasabi yan? Because people can fail you. Money can fail you. No? Yung superstition, yung mga beliefs na yan, mga worldly things, they can fail you. But God will never fail you. No? God will never fail you. No? Minsan kaya ang tagal na natin siguro hindi gumagaling kasi baka sa iba natin na ilagay yung faith natin. No? Let us place our faith to the Lord for He is our salvation. No? Number two, you have to exercise your faith ngayon. Ngayon, may faith ka na kay God. No? I-exercise mo ngayon yan. No? Sino dito yung nag-exercise? No? Sino dito yung alam niya ito yung makakapahit sa kanya pero di niya ginagawa? No? Alam niyang pag tumakbo siya, nag-jogging siya, papayat siya, pero di niya ginagawa. Alam niya lang. No? Hindi na-exercise. No? May mangyayari ba? Kung alam mo lang? Wala. No? Alam mo lang. No? Pero pag di mo ginawa, hindi mo pinractice, walang mangyayari. The same with our faith. Pag ang faith, alam mo lang, tapos hindi mo naman ginagamit, ine-exercise. No? Kailan gumaling yung lalaki? Nung dumating ba si Lord? Gumaling ba yung lalaki nung dumating si Lord? Kailan siya gumaling? No? Nung ginawa niya yung sinabi ni Lord. No? Again, ha? Kung gumaling yung lalaki nung dumating si Lord, edi sana naggalingan lahat ng tao doon. No? Alam mo si Lord, God is everywhere. No? Andyan si Lord lagi sa buhay natin, sa mga sitwasyon na mahirap. Andyan lagi si Lord eh. No? Pero hindi ibig sabihin andyan si Lord, gagaling ka. No? Kasi at the end, you have to exercise your faith. No? Kaya nga pag nagpapagaling si Lord, ano yung sinasabi niya lagi? Madalas, your faith has healed you. Di ba? Yun yun eh. Minsan kasi, no, nainis tayo kay Lord, no? Lord, kala ko ba tulungan mo ko? Yung pala, hindi mo naman ine-exercise yung faith mo. No? Paano mo i-exercise yung faith mo? No? Paano mo gagawin yun? Unang-una, you put your trust to Him, tapos gagawin mo yung sinasabi niya. You have to do, no, what the Word of God is telling you to do. No? Yun lang yun eh. If you want to get well, no, naniniwala ka, gawin mo yung sinasabi ni Lord. No? Alam mo, lahat naman yan, hindi ko na iisa-isahin, nasa Bible lahat yan eh. No? Alam mo, ang pinapagawa ni Lord, it's in the Bible, basahin po natin. No? Alam, minsan kasi, we thought, no, naiisip natin, para maging maayos yung buhay ko, kailangan kong ayusin yung sarili ko. No? Yun yung naiisip mong solusyon. No? Kailangan mong galingan, no? Kailangan mong i-discipline yung sarili mo, no? Kailangan kong baguhin yung mindset ko. No? Doing these things, yes, they can help. No? Madaming taong walang faith kay Lord pero successful. No? Yes, you can do it. No? You can do it. No? Ang tanong, kamusta yung spiritual life mo? Yun yun. No? Excellent ka, successful ka sa mundo, kamusta yung spiritual life mo? Huh, successful kaya? Excellent din kaya? No? Kaya we have to do these things eh, no? Unahin mo, halimbawa, sinabi sa Matthew 6:33, unahin mo si Lord. No? Sabi doon, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. No? Alam mo na. No? Nalagay mo yung faith mo kay Lord, exercise mo ngayon yun. No? Minsan kasi, kulang tayo sa ganon. No? Kulang tayo sa exercise, no? Yeah, isa sa mga salita ni Lord yan, ha? Isa sa Word of God yan, no? So, yan, you have to exercise. No? Unahin, inuuna mo ba si Lord? Yun ang tanong. So, kung naniniwala ka, kung yung faith mo andun, you'll exercise it, unahin mo si Lord and everything will follow. No? So, healing came not when Jesus came. Healing came when He exercised His faith. No? Nung naniwala siya sa sinabi ni Lord, no? Doon lang po magiging totoong maayos yung buhay mo, both physically and spiritually. No? Alam mo, isang pinakita sa akin dito, no? Getting well, hindi lang panlupa. Dapat pati panlangit. No? Alam mo yung ginawa ni Lord sa taong yun, niligtas ni Lord, hindi physically na kaligtasan din. No? Hindi lang inil ni Lord physically. No? That man was healed spiritually. No?
the Lord did not came to heal your physical sickness alone, no? Hindi dumating si Lord para pagalingin ka lang sa sakit mo, physical, no? Ang pinaka-aim ni Lord is yung spiritual wellness natin, no? Kaya yung pangatlo, you have to sin no more. No? Kaya yung sabi ni Lord sa verse 14, later, see you are well again, no? Stop sinning, no? Stop sinning, no? Tigilan mo na yan, no? Or something worse may happen to you, no? What is something worse than being paralyzed or invalid for 38 years? No? Sabi niya, something worse. Ano pa yung mga, ano pa yung mas malala dun? No? Yung maging invalid siya for 38, ano pa yung mas malalang pwede mangyari sa kanya? No? To be invalid for 39 years? Umalik eh, no? Ano ba yung bunga ng sin? No, balikan natin ha. Ano ba kasi yung bunga ng sin? No, alam mo, sin will only bring destruction. At the end, death. No? Kaya sabi, for the wages of sin is death. Di ba? For the wages of sin is death. No? Physical death ba yun? Hindi. No? Paanong death? Separation from Christ. No? Yun ang mas malala sa 38 years na invalid. Pag ikaw nahiwalay ka kay Lord. No? Yun ang mas malala. That's the worst thing that can happen to us. No? Kaya sabi sa ano eh, kaya si Lord ang nilinis niya, He cleansed the physical body but also the spirit. No? Kaya sabi sa John 10:10, the Lord came so that we may have life. No? Para magkaroon tayo ng buhay. No? So sabi niya, dahil magaling ka na, you are made well, mag-ingat ka na. No? Tinanggap mo na si Lord, ingat na mo yun. No? Stop sinning. No? Minsan kasi, pag okay na tayo, nasolusyonan na yung problema natin, nakakalimutan na natin si Lord. Sino may mga ganun? No? Alam mo, this is, ito ha, true story. May mga tao talaga na na-encounter na na-meet na kami, no? Or tayo dito. So, umpisa, nagpe-pray ng trabaho. Lord, no, Pastor, pag-pray mo nga ako sa work, no? Sana magka-work ako. Yung nagka-work, unti-unting nawala sa church. Kinain na ng work, no? May mga ganun, no? Nawala na yung time. Ay, hindi ako makabusy ako eh, no? Pagod ako eh. Papahinga lang ako. No, ganun. Again, iba-iba naman tayo ng ano, ng level of ano. No? Pero again, it all goes down sa level of our faith. No? Minsan nakakalimutan na natin si Lord eh, pag nakuha na natin yung pinagpipray natin kay Lord. No? So that's the sad thing. No? Balik sa dating buhay, dating bisyo, dating gawain, no? See, if we want to remain well, no, magaling ka na, hindi ibig sabihin hindi ka na magkakasakit. No? If you want to remain well, alisin mo yung kasalanan. No? Kasi yung kasalanan yung magbibigay din sa'yo ng sakit. No? Alam mo, sino dito may high blood? Wala pa. Mga bata pa. Mga bata ko pa. Sino may mga, alam mo, pag may high blood ka, sasabihin ng doktor, iwasan muna to. No? Ano yung kailangan mong iwasan? Alam mo yon, no? Alam mo na yon. May iiwasan ka dapat. The same way with our faith, no? With our spiritual life. No? Ngayon, alam mo na si Jesus Christ yung Savior. No? Now that we know that Jesus Christ, nilagay mo yung faith mo kay Lord, alam mo na yung dapat iwasan. No? Alam mo na yon, no? Kasi, i-check natin, no? Magkaroon tayo ng self-evaluation. Baka kaya minsan hindi tayo gumaling-galing kasi puno pa rin tayo ng kasalanan. No? Baka may mga hidden sins pa rin. No? Binabalikan, ginagawa mo pa rin. No? Ano mo sabi ni Lord? Pick up your mat and walk. Alam mo yung ibig sabihin nun? You pick up your mat and walk away. No? Hindi sinabi ni Lord, iwan mo yan dyan. No? Baka balikan mo pa eh. No? Kasi pag iniwan, baka balikan mo pa dun eh. No? Kaya sabi ni Lord, iwan mo. No? Kahit pa may... kapapilya mo pa daw eh, no? Iwan mo. No, hindi, bitbitin mo. Hindi ka na babalik dyan. No? Stop sinning. No? Hindi ka na babalik dapat doon. Di ba? Because sinning will separate you from the healer of your life. No? Wala, maiwalay ka sa magpapagaling sa'yo. No? Paano yun? Di ba? Sa magpapayaman sa'yo, sa magpapalago sa'yo.
Diba? Paano ka palalago? No? So let's stop sinning. Reminder lang to. No? Reminder lang to ni Lord sa atin. So sana may natutunan tayo today, no? That from desperation to salvation, i-align natin yung faith natin kay Lord. Huwag natin i-misplace. Pangalawa, panindigan mo. No? Gawin mo. No? Gawin natin. No? Tapos, let us sin no more. No? Si Lord nagsabi niyan, no? So let's pray. Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat for this day. Thank you, Lord God, for the revelation na pinakita niyo sa amin, Lord God. Lord, we pray and ask, Lord God, for change sa buhay namin, Lord God. And Lord God, mangyari lang yun if we are going to put our faith and follow you, Panginoon. Lord God, continue to level our faith up, Panginoon. Ang bautis sa amin, Lord God, is magkaroon ng pagbabago sa buhay, Lord God. Magkaroon ng radical change, Lord God, and transformation, Lord God, through your word, Panginoon. Through following your word, Panginoon. Lord God, help us to be more obedient, Lord God, sa inyo, Panginoon, Lord God. God, today we pray and we will discipline ourselves, Lord God, to avoid sin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat for this day. We claim your healing, Panginoon, yung kagalingan sa inyo, Lord God. We claim salvation, Lord God, from you, Panginoon. And we declare this in Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabi doon, doon sa lugar na yon ng Bethesda, tambayan yun eh. Sabihin nga natin, tambayan. Tambayan ng ano? Sabi rin ano? And there the disabled, the invalid, used to lie. So sila madalas tumambay. Yung mga may diferensya. Ano yung mga bulag, mga pilay, mga bingi, no? Nisip ko kung paano sila nag-uusap-usap eh, no? Kasi di ba, yung isa bulag, yung isa naman bingi, yung isa pipe. Nakakita niya si Pipe dyan sa baba. No, isipin mo may kausap siyang bulag. Imagine mo lang, no? Paano? No, ang hirap, ano? At dito sa lugar na ito, nagtipon ang mga sinasabing disabled. Ang hirap na, no? Disabled na, invalid pa. Sakit. No, disabled ka na, invalid ka pa. Bakit kaya sila lahat nandun? No? Kasi may chismis nga raw. May chismis na may nagpapagaling. Amen? Merong sinasabi na kapag nakita mong nagalaw yung tubig, kung sinong unang makapag-dive, ano? Gagaling. Kaya yung mga tao doon tumatambay. Kaya lang, anong ginagawa nila ron? Tumatambay. And for many years, marami sa kanila ang hindi naman nakakakita ng solusyon o sagot sa kanilang mga problema, but still, andun sila nakatambay. Ano, minsan kasi, yan ang gustong gawin ng mga taong pare-parehas may pinagdadaanan ang magsama-sama. Di ba, ano? Ito kami kasi kami nagkakaintindihan kami. Ano? Siya kasi nahihirapan din eh. Parehas kami ng nararanasan sa buhay. Parehas kami ng dinadaanan. Ang dami naming struggles in life. We understand each other. Halika, sama-sama tayo. Group hug tayo. Ano? Iyak tayo together. Ano, minsan, ganun eh. At dahil dun sa naging common denominator or the same mindset that they had, nakaprogram na sila eh. That the solution will come from this way. Kaya nung tinanong siya ng Panginoon, do you want to get well? Gusto mo bang umayos? Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang bumuti? Ang alam niya na panggagalingan ng solusyon dun sa kanyang problema, yung pool. Sabi niya, ang sagot niya, sabi niya,
walang nagdadala sa akin dun sa pool. Eh, paralyzed na ako. Matagal na, lagi akong nauunahan bago makarating doon. So, lahat ng tao ng kanilang, ang kanilang mindset, solution, the answer, will come from this direction. Alam mo, minsan tayo ganyan sa mga nararanasan natin problema. Iniisip mo ang solusyon na panggagalingan yan, alam mo na kung saan manggagaling. Amen? Sinasabi natin, kung ito lang business na ito, pag ito, nag-click, ito yun. No? Kapag yung lupa namin na benta, ito yun. Kung ito lang anak ko na ito, magkakatrabaho, ito yun. Amen? Pag ako natanggap dito, ito yun. Pag naging kami, yun na. Ano? Pag ito na pangasawa ko, ayos na. And eventually, many times, na nakita ng maraming tao na hindi laging ganun. Na hindi laging sa direksyon na iniisip mo manggagaling ang solusyon na inaasahan mo. Pero sigurado isa, ang Panginoon. Sapagkat siya lagi ang magiging source, no, ng mga bagay na yan na kinakailangan natin sa ating buhay. Hindi lamang natin alam which resource will it come from or which God will use to provide solutions to these problems of ours, but surely the source will be the same. It shall come from God. It shall come from God. Yung sinasabi kanina ni Pastor Kevin that we are misplacing our faith. Sa totoo lamang po, minsan mas malaki talaga ang tiwala natin sa ating kapwa. Mas malaki ang tiwala natin sa ating trabaho, sa ating negosyo, kaysa sa Panginoon. Paano mo malalaman? Kaya mas pinaglilingkuran natin minsan ang ating kapwa. Mas minsan kinikilala natin at pinaglilingkuran ang mga tao. Mas pinaglilingkuran natin ang ating trabaho, ang ating negosyo, ang anumang mga bagay na ito na kinalalagyan ng ating pananampalataya higit sa Panginoon. Doon lang malalaman mo, mas malaki ang takot mo sa amo mo kaysa sa Panginoon. Mas takot tayo minsan malate sa school kaysa kay Lord. Bakit sasabihin natin lagi? Kasi maunawain ng Panginoon. Sinasabi ni Pastor Kev kanina, lumalapit ka, lumalapit tayo sa kung saan-saan or kung sino-sinong persona. Shall I say? Wala namang mawawala. Sinong nagpagamot na sa albularyo at nagsabi sa kanyang sarili, wala namang mawawala. Meron. You have misplaced your faith. Hindi siya wala. Hindi po siya wala. Sinong nag-alay na ng itlog? Nung kasal ni Ariel, mag-aalay kami dapat ng itlog. Umulan na eh. Kidding aside, alam mo yon? Anong nawala? Merong nawala. Nawala yung pananampalataya mo sa Kanya na may lalang ng langit at lupa at may control sa lahat ng bagay. Ano ang mararamdaman ko bilang ama? Kung kaya kong ibigay ang maraming bagay sa aking anak, tapos yung anak ko, imbis na sa akin lumalapit sa iba. Yung mga magulang, sipin mo, meron kang anak na ayaw sa'yo lumapit. Masakit po ba yun? Bilang magulang. Masakit po ba yun? Masakit yun.
At yun ang ginagawa natin sa Ama. Sa tuwing panahon na hindi tayo sa Kanya lumalapit. At higit pa ang pagtitiwala at paglapit natin sa ibang bagay. Higit pa ang takot, pagrespeto, paggalang natin. Alam mo, yung hindi natin pagsunod sa Diyos, yung sadyang hindi natin pagsunod sa Diyos dahil hindi tayo sa Kanya natatakot, yun ay kawalang respeto. We want everything from God. But yet we cannot surrender everything to God. Sabi nga, it is your action. Sabi, merong tatlong bagay na nananatili. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Your faith is proven by your actions. Your love is expressed by your actions. Your hope is shown in your actions. Lahat po yan, yung pananampalataya, yung pag-ibig, pag-asa. Makikita ang katotohanan yan sa buhay mo, hindi sa sinasabi mo, kung hindi sa ginagawa mo. Sa patuloy mong ginagawa, sa consistent, sa concrete actions na ginagawa mo. Kahit anong sabi mo sa Panginoon, Panginoon, mahal kita. Loving God with your words is a lot different from loving God with your actions. Putting your hope to the Lord using your words is very different kung ang talagang source ng iyong hope ay ang Panginoon. Alam mo kasi yung mga tunay mong pag-asa, gusto mo yan dikitan ng dikitan. Tama? Kung meron kang alam magpapasok sa iyo ng trabaho, no? Dinidikitan mo ng dinidikitan. Naalala ko, merong ipinasok si Papa sa trabaho sa Libya. Napakadikit sa aming family nung araw. Lagi may regalo. Alam, meron bang gano'n? Yung family na lagi merong regalo. Kasi talaga nangihingi ng favor, maipasok. Maganda yung ano. Siguro ngayon, magkano kaya ang sweldo nun? Nasa $2,000? Mayigit. Magkano rin $2,000? Around 100,000 pesos a month. Talagang nagpapalakas. Nagpapalit yun sa bahay. Nagbibigay ng bigas sa bahay. Why? Aba, mas malaki pa tithes mo sa amin kaysa sa Panginoon. Why? May nakikitang hope. Yung actions mo, yan ang magsasabi talaga kung nasa saan ang pag-asa mo. Yung actions mo, yan ang magsasabi kung ang pag-ibig sa buhay mo ay totoo. Yung pananampalataya mo, yun ding actions mo ang magsasabi kung yan ay totoo. Minsan magaling tayong magsabi talaga ng magsabi, magsabi ng magsabi. But our actions tell others wise. Again, sabi ni Pastor Kevin, miracle came not when Jesus came, but when the man exercised his faith. Ibig sabihin ng in-exercise, it was put into action. Sabi mo sa katabi mo, action kapatid. Problema sa atin, masyado tayong mahilig sa drama eh. Ano? Yung mga nakakaiyak eh. No? Dapat nakakaiyak yung message, pag umiyak yung mga tao. Ano? Naantig yung damdamin, nanginig, naislain. Ano? Masyado ba drama eh. Hindi ko sinasabi masama yan. But God is looking for the actions to prove your faith, hope, and your love. Palakpakan natin ang Panginoon.
ano eh, nung in-schedule ako, ano eh, dalawang gabi akong hindi makatulog. yung sa ano ko, sa sobrang kaba. Eh, nung ano naman, nakatulong naman yun kasi may tatlo akong nakitang karakter sa Bible. Una, makita sa Luke 19. Ayun si Zaccheo. Ang kwento ni Zaccheo is siya yung naniningil ng buwis ng doble. Tapos gustong-gusto niyang makita si Jesus sa nang doon sa ano sa eh kasi naglalakad si Jesus na ano gustong-gusto ni Zaccheo na makita si Jesus nung hindi siya makasingit sa mga tao, bigla siyang makita sa puno. Tapos nung pagdaan ni Jesus, bigla siya nakita ni Jesus. Tapos pinababa siya. Ang sabi ni Jesus, gusto kong tumuloy sa bahay mo. Si Zaccheo may tuwa sa joy sa puso na tinanggap niya si Jesus. Tapos nung nasa bahay niya, nung nasa bahay na sila, na ano, yung parang walang nababanggit si Jesus na sa ginagawa niya. Ano, nagkusa si Zaccheo na ano, parang nag-offer siya. O sige, yung kalahati ng kinita ko, ibibigay ko sa mga dukha at yung mga nasingil lang ko ng doble ay ng buwis, ibibigay ko sa kanila ng triple o ano na ika-apat na beses pa. Ang makita natin dito, yung pagkukusa, kasi dahil na tinanggap natin si Jesus, nandun yung pagkukusa nga magbibigay tayo sa Panginoon. At yung pangalawa is yung babaeng makasalanan. Nasaan yun? Yung babaeng makasalanan na niyaya ni Pariseo sa tahanan, sa bahay niya. Tapos nung nalaman nung babaeng makasalanan na dumulog si Jesus, ang ginawa nung babaeng makasalanan is ang pinahugas ng paa ni Jesus is yung kanyang luha at ang pinangpunas is yung buhok niya at binuhusan pa niya ng mabangong langis. Ang pinapakita naman dito is yung ano, kung walang-wala talaga tayong maibigay, huwag mong sasabihin na wala akong pera, wala akong maibigay sa Lord. May mabibigay ka. Eh yung pagsiservice mo, halimbawa na lang maglinis ka dito sa church. Ayun, magpagamit ka sa Panginoon. Ayun. Tapos ang pangatlo is yung babaeng balo naman. Yung nagkusa siyang ibigay lahat-lahat ng mga yung nasa kanya kasi nagbigay lang siya ng dalawang kusing eh. Kasi ayun lang yung talagang yung hawak niya pera. Ang pinapakita naman dito is ayun, makikita pala yun sa Mark 12:41 verse 44. Ang pinapakita dito is hindi tinitingnan ng Diyos yung halaga ng ibibigay mo. Tapos, dito lang. Tapos ang sabi nga sa Corinthians 9 verse 7 to 8, ang sabi, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay. Tsaka tapos mayroon pa akong dadagdag dito is yung parang pag nagbigay tayo, dapat huwag tayong hihingi ng kapalit. Kasi ang sabi doon sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Parang yung magkukusang loob lang tayo, hindi tayo hihingi ng kapalit, ganun. At yun lang. Let's pray. Lord God, maraming salamat po sa umagang ito, Lord, sa pagtitipon-tipon ulit namin dito, Lord, upang makinig na yung salita, Lord. Nawa, Lord, yung sa maliligom namin pera, Lord, kayo pong magbigay ng wisdom, knowledge dun sa maghahawak, Lord, upang mapalago po ko, Lord, yung iglesia, Lord. I-bless niyo rin po, Lord, yung mga nagbigay, Lord, siksiklik dito ang mga apaw, Lord. At sa mga hindi po nagbigay, Lord, kayo pong mag-bless sa kanila upang mapagbigay din po sila, Lord. Nang higit pa po, Lord. Marami na sa po, Lord. Ito pa ang drangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Before we end,
Let us close in prayer. Father God, we worship you, we glorify your name. Thank you for this morning. Thank you for your fresh revelations. Continue to help us to overcome our silent battles in life. Continue to give us protection, provision, and guidance, Lord. Lord, we declare healing for everyone. This is all our prayer. In Jesus' name, amen.